nag-aalis muna ako ng fluid dito dahil napupuno na itong fluid itong hydrovac na to eh. Yung hydrovac na to maaaring hindi papalitan, yung master lang. So ngayon ipapump out ko na yung naipon na ayan, may nakuha naman ako. May naipon na ayan, katulad niya no. Unti-unting may umaakyat na fluid. Ayan na yung fluid na ilagay dyan. Naipon doon sa ilalim yan. Yan, unti-unti umaakyat yung fluid dyan. Yan. Maraming fluid na naipon sa loob yan. Siguro karga sila ng karga. Napupunta na sa loob yung fluid. So aalisin muna natin yung fluid na nasa loob ng hydrovac. Maaaring magagamit pa yung hydrovac na yan. Eh, hindi naman matigas, malambot pa naman. So ito na ngayon, unti-unti naiipon yung fluid. Ayan, nakikita naman. Ayan, yung flow ng fluid ay unti-unti umaakyat. Galing doon sa loob na hydrovac yan, yung fluid na yan. Pag sumobra dami niyan, maapektuhan yung exhaust sa emission nito dahil aangat yan, siyempre hihigupin ng makina. So buti na lang naagapan pa. So magkakaroon siya ng usok na may amoy na hindi mo maintindihan, pero kung amoy mo, maaamoy mo yung fluid na naisama sa usok, eh malalaman mo yun dun sa may mga nag-experience na. Hey, bye! Ayan, napuno na yung fluid. So, eh ano ko muna, i-release ko muna para makuha pa yung iba. Yan yung una. Titingnan ko mamaya pagka may pangalawa pa. Yan po yung nakuha doon sa loob ng hydrovac ng Fortuner. So itatapon ko na to at titingnan ko uli kung may makukuha pa. Ganyan kadami yung naipon doon sa loob. Maaring mayroon pang pangalawa yan. Paplasing na rin namin itong fluid nito kasi nga sobrang dumi na. So ito empty na naman. Tatry ko ulit dun kung mayroon pa makukuha. Ayan na po uli. Sinipsipan ko na po siya uli. Ayan na, unti-unti na siyang umaakit na naman. Ito yung vacuum pump. Ito. Dami yan po no.
unti-unti siyang umakyat. Ayan, unti-unti na naman siya napupuno. Napuno na naman siya, oh. Ayan. Pangalawa na yan. So, release ko muna. Dahil tatapong ko muna yan. Ayan, pangatlong kuha ko yan. Galing yan dyan sa loob. Ang dami na to, siguro nakarami na ng dagdag ng fluid to, eh. Ayan, nakikita pa yung flow ng umaakit na fluid. Hindi lang masyado malino, silpon. Ayan, ayun, nakikita yung flow. Marami pa rin nasa loob. Nagpo-flow pa rin yung fluid galing sa loob. Ayan, malapit na naman mapuno. Pangatlo na yan. So ayan, puno na. Stop ko muna. Pangatlo. Ayan, may pang-apat pa uli. Tuloy-tuloy pa rin siya. Umaakit pa rin siya. So mayroon pa rin talagang nahihigop. Ang dami ang laman ng nasa loob nitong hydrovac na yan. Dahil nga dun sa sirang repair kit ng brake master. Ayan ang nangyayari na pupunta sa loob. Apat yan. Ayun, unti-unti nang nai-empty. Nakikita na yung flow na paputol-putol na, puro hangin na lang. So, try natin ulit. Baka mayroon pang makuha. Ayan. Kita naman yung flow niyan, ayan o. Ayan. So, sisimutin natin yan. At ito, papuno na rin. Pang-apat. So, stop ko muna. Pang-apat. Ayan yung pang-lima. Pang-limang higop.
Pang limang higop yan. Ayan yung nakuha pa. Iayos ko muna, tingnan ko kung saan pa yung pwedeng pagsipsipan. Ang meron pang mahihigop to. Meron pang umaakyat to. Sorry, hirap mag ano nung nag-iisa. Ayan, pang lima niya. Wala na, halos mahigop. So, pwede na yan. Pero try ko pa rin. Ayan. Naririnig yun naman. Halos hangin na lang nahihigop niya. Sinisimot na lang niya yan. Okay na yan. Ito pa yung nakuha ng panglima. Mayroon mang naiwan dyan pero kunting-kunti na lang yun. So ito yung ginawa kong pansip-sip dyan. Maliit yung galing sa D4D, so kailangan kayan higop na higop siya dyan. Okay, thank you.